Hello guys, what's up? It's me again, it's AR. So welcome back to my YouTube channel. And for today's video, so medyo unfortunate ngayon kasi ngayon sana yung long ride uli namin. But nga, unfortunately, umuulan. So kayo napakami actually nag-aantay. I think mga 5 a.m. siguro. Nag-aantayan na kami dun sa kanto namin. Pagbabalik sana kami papuntaan sa Carlan Laguna. So sa Sinipian. So re-rest back lang kami pero ibang way sana yung pupuntaan namin. And then hindi nga natuloy. Kapag kasunduan namin na umuwi na lang kami kasi baka mas umulan kung tutuloy kami kahit umila pa. So ngayon naisip ko, bike check na lang ako. Sinasak ko ng gustong gamit ito. At ang dami ko na rin nare-receive ng mga comments sa mga videos natin na nagtatanong sila anong size ng frame, ano yung fork ko. So ngayon, gawin na natin. Mag-bike check na tayo. And then nga, if you will notice, wala ako masyadong upload for the past 2 months kasi nagkaroon ako ng sakit. So nagpahinga muna ako for I think 1 month na may sakit. Tapos another 1 month na pahinga. And then ngayon lang ko lang uli sana naisipang mag-vlog ulit. And kasi feeling ko naka-recover talaga ako ng sobra. Though nakakapag-bike naman ako, dito lang din sa area namin. So ngayon lang tuloy yung first medyo long ride, half day ride. Kaya ayun. So send tayo sa bike check natin. Alright, so ito yung bike ko, it's Trek Marlin 5, ayan, so gusto niyo, may sticker ko na. So it's Trek Marlin 5, actually it's 2020, and alpha aluminum yung kanyang kulay. So marami na ako napalitan dito sa specs na to, and na-upgrade syempre. Simulan natin ngayon doon sa mga specs na kasama niya nung binili ko siya. So of course yung pag-start tayo with handlebar. So yung handlebar nito is Montrager na handlebar, aluminum na din yan. Alloy aluminum na din siya, and yung haba niya is 700mm. So ang nagustuhan ko dito is yung handle grip niya kasi meron pa siyang parang palm rest dito. Moving on, so yung ating saddle, it's also Montrager. So kasama na to nung binili yung bike. And then of course yung seat post, Montrager din yan. So kasama rin din siya nung binili. Kasi built bike talaga si Trek Marlin, so wala kayong mabibiling frame lang. And ayun, so yun yung mga kasama niya, what else? Wala na, most of them are upgrades. So yun, nabili ko si Trek Marlin 5 2020 last Feb or March ata. And it cost 35,000. Okay, so may piyasa na yung nakasama. May tourney yung nakasilpak sa kanya before. Tapos Santur ata yung fork. So yung tourney niya is 3x7, I think. Pero yun nga, in-upgrade natin siya. So yun, so yung kasama niya for the 35,000. Tapos yun guys, ito pala is internal, routing na siya. So since naka-1 by ako, so wala nakalagay dito, nandun siya sa kapila. So next is of course yung ating stem. So it's Montrager din siya, 7 degree and 8mm yung kanyang haba. So next natin is yung ating wheel set. So ang ating wheel set ay Montrager din. So kasama siya nung binili ko. It's a Montrager connection double wall, 32 holes with 20mm na width. So gusto ko siya and parang hindi ko na gustong magpalit pa ng rims kasi ang ganyan tignan dun sa aking gulong. So nabilog yung gulong ko, no? I mean, pag tinignan mo siya dito, ano, bilog siya, no? Nabilog yung gulong kasi manipis lang tong rims natin. So yung mga kasama, wala, yun yung mga nakstock na mga hindi ko pa napapalitan. Then of course yung ano natin, yung rotor natin, yan pa din yun, it's Tektro. So since napalitan na natin yung ating brake pads, hindi na siya Tektro. So yung kasamang brake set ito is Tektro. So ngayon, pinalitan natin siya ng Diore. Actually ito yung pinakalitas ko na in-upgrade sa kanya. It's Diore M6100. So ayan, nabudol tayo ng tropa kaya nagkapagpalit tayo kasi nagpalit siya ng XT, alam ko. Yung ating brake pads is with cooling pins. So yun yung ating brake set. And since nandito lang din tayo sa harap, so pinalitan ko din yung ating fork. Naka Manitou machete ako, or Manitou machete. Meron din ako unboxing actually nitong Manitou machete 2020. Moving on sa ating pedals. So aking pedals ay Crank Brothers Candy 1. Maganda siya para meron din siyang platform na para pag hindi ka nakaklits, no, magagamit pa din siya. Dumalit na yung ano niya, platform niya, pero okay na din siya, no. Next is yung ating hub. So ating hub is Savage Weapon na 6-pole. So akala ko dati hindi siya ganun kaingay nung
tinetest namin, no? Pero habang tumatagal, ingay na rin niya. So, doon naman tayo sa tires ko. So, dati ang tires nito ay Bontrager din na XR2 comp na 2.20 29er. So, ngayon, pinalitan ko siya ng Victoria Mezcal na XC Trail na 29x2.1. Ang tawag dito, gray wall ang tawag dito, no? Okay, so nagpalit din ako pads. Ayan. So, ang pads natin is Diore M5100 na 1x11. Okay, 1x11. It's 11 to 51 t yung pads natin. Ayan, medyo hindi pa nalagyan ng oil, no? Kasi nilinis ko siya. So, ayan. So, dati, ang kasama nito nung binili ko is 32 t. But then, recently lang, bumabalik-balik na yung sabi bang lakas sa pagbabike or yung resistance ako sa pagbabike. Medyo nakulangan ako bigla sa 32. So, nagpalit ako ng chainring na 3040 na Decas. So, yan. Medyo may dala na siya pag medyo mabilisan na pag nagpapatag na. No? So, ayoko masyadong lakihan kasi meron din kami mga pinupuntahan na lugar na kailangan mo naman talaga na pang-ako na maliit. Kasi baka hindi ko naman kayanin pag mas nilakihan ko yung chainring ko. Hindi naman tayo ganun kalakasan. No? So, mas kailangan ko pa din ng mas maliit na chainring para sa ako. So, yung Decas nga pala natin is 96 BCD para dito sa group set ko. So, yun lang yung mga pinalitan ko dito sa bike na to. And ang dami rin sinatanong, no, kung saan ko binili, magkano yung presyo. So, isa-isa yun natin kung magkano nga ba yung halaga ng mga pinagbibili natin. So, unahin natin sa fork. Okay. So, yung fork natin naman ito, nabili ko siya Facebook Marketplace. Ayun, nakuha ko siya total. And yung pinaka-price niya is, I think, 17 something. So, parang pumalo siya ng parang 18. So, si Habs na. So, yung Savage Weapon is, I think, 4,000 ko nakuha. So, yung itong Diore natin na brake set, since second hand naman siya. So, mura ko lang siya nabili. Siyempre, presyo ang kaibigan. So, nakuha ko siya ng 5,000. So, yung brake pads natin with cooling pins. So, ang isa is 1,000. Okay, so yung gulong natin. So, yung gulong natin is Victoria Mezcal nga. Worth 2-3 yung isa. Kung di ako nakakamali. Next is yung ating Crank Brothers Candy 1 na pedal. Hindi ko maalala, pero parang 3,000 to 4,000 itong pedal ko. And then yung Decas, mura lang yan. I think it's 200 to 300 sa Shopee ko lang din yung nabili. Next natin yung ating Cugs. Okay. Actually, group set siya na kasama din yung 1x dati na 32T. So, nakuha ko siya sa Lazada for almost 16,000. Yan, sama na lahat yan. Group set talaga siya. May arm na. So, yeah, so far yun yung mga in-upgrade ko dito sa bike na to. I mean, may talaga na parts ng bike in-upgrade ko. So, syempre, may naman tayong mga accessories na mga binili. Cat Eye, ang 400. I think it cost 1,300. Yung ating sauce na GPS na siya, worth 1,300 din. And then, of course, iba pa yung kasama to. No? Accessories din niya din to. So, nagkatay. Pero I think mura lang din, para 100 lang to. I bought din for my camera mount. Sa hindi ko naman tandaan kung magkano to. Pero baka less than 500. Ito, baka 100 something. Mura lang din to. Parang 100 something lang din. And then, yung Rock Bros ko, nalagay na bottle cage. I think, mura lang din nata to. Baka less than 500 lang din nata. Camelback na bottle, I think, 500? Hindi ko naman tandaan niya mga price, no? Tapos, ito, mura lang to. 100. Ito lang yung pinakauna kong gamit. Pero since, nagla-long ride, and para matagal yung lamig ng tubig, so, bumili ako nito ng Camelback. Ito, galing to sa road bike. Pero, binalan ko kasi yung road bike ng color white na ganito. So, 100 lang naman yon. And then, for this one, I think, less than 1,000. It's Mob. So, meron na siyang normal na pin. Tapos, yung isang pin pa. Basta reversible siya. So, pwede siya dun sa mga pin ng road bike. And then, yon. So, mga luma na mga pins gaya nito, pwede din siya. So, next, yung ating ilaw. Ayan, yung ating ilaw na mayroong motion sensor na pag tumitigil tayo or nagbe-break tayo, umiilaw siya. 1,000 plus din ang bili ko dito. Okay, next, yung ating Rock Bros na bag. Medyo madami na, no? So, I think below 500 lang din yan sa Shopee. So, most of my items naman is sa Shopee. Except for those na like, talagang like, ano, ito. Hindi ko siya, hindi mo siya mabibili sa Shopee. So, ayun. What else? Of course, yun naman ang bag natin. Ayan, mga stickers ko. Mga patching kit na battery ng action cam ko, extra bat. So, kumpleto to yung patch kit natin. No? So, yan. So, may pang tanggal yung mismong patch, yung yan, rubber solution. So, kumpleto siya. Okay. Tapos may tool din ako dito. Yan. For emergencies lang naman yan. Pero gusto ko lang maghanap ng mas matitibay pa. No?
kasi hindi siya ganun katibay. Tapos meron akong discount, ayan. Pumili kami ng mga disposable na raincoat in case meron kaming mga ano, kaming mga long rides bilang umulan. So yun, all in all, ang presyo na ng bike ko is secret. So bahala kayo mag-compute doon sa mga main components ng bike ko, magkano yung inabot ng bike ko. At kung di nyo nakuha, panoodin nyo ulit yung vlog ko. Gusto nyo na kung magkano yung mga presyo ng mga parts ng bike ko. So yan, so yan, nag-gap video naman ako pag may extra, pag may paayuda. Paayuda si Gcash. So, ayan, kayo na yung bahala mag-compute kung magkano yung nagastos ko na sa bike ko and kung magkano na yung presyo ng bike ko ngayon. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Tapusin na natin. And soon sana no, yung next vlog natin is bike na talaga and matuloy na at sana hindi na umulan. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. See you in my next vlog. Peace!